Ilang araw matapos ang pagsisimula ng NBA preseason, ay nakita na natin ng ilan sa mga rookies na nagsisimula ng masanay sa kani-kanilang teams. At ilan na nga dito ang mga top young prospect na pumasok sa NBA G League na dating nakasama ni Kai Soto. Ito nga ay sina Jaylen Green na may dugong Pinoy, Jonathan Kuminga, at si Isaiah Todd. Kamusta na nga ba ang kanilang performance? At kung iisipin natin mga chong, kung na-draft din si Kai Soto sa NBA ay malamang naglalaro na rin ito kasama ng mga young stars na ito. Tara't mga chong at silipin natin kung paano nga nila sinimulan ang kanilang preseason dito sa NBA. Unahin natin ang overall second pick ng Houston Rockets na si Jaylen Green. Sa unang laban ng Houston Rockets ay nakaharap agad nila ang Washington Wizards na naging pang-8 sa 2020 to 2021 NBA season. Samantalang ang Houston Rockets naman ay nauwi sa 15th spot dito nga sa Western Conference nitong nakaraang season. Ito sa naging unang araw ni Jaylen Green mga chong ay binigyan agad siya ng isang magandang playing time ng kanilang head coach. Sa unang sabak niya ay makikita na natin ang pagka-agresibo niya. Mga bagay na hindi na mawawala sa kanya dahil nakikita na natin to simula pa ng high school niya at nitong naglalaro siya sa NBA G League. Mataas talaga ang confidence nito sa sarili niya at palagang magagamit niya nga ito dito nga sa pagpasok niya sa NBA. Sa loob ng 28 minutes na nilalaro ni Jaylen Green ay kumamada siya ng 12 points, 6 rebounds with 2 assists. Hindi ganun kaganda at hindi ganun kasama ang naging performance nito ni Jaylen Green dahil kung titignan natin ang naging kapwa niya rookie na si Josh Christopher, sa loob lamang ng 9 minutes ay umiscore na ito ng 11 points, 2 rebounds at 2 assists. Titignan natin si Josh Christopher ay pang number 24 dito nga sa nakarang NBA draft. Kaya naman mga chong para sa akin ay sulit na sulit ang pagkuha ng Houston Rockets dito kay Josh Christopher. Samantalang ang number 23rd naman si Usman Garuba mga chong ay hindi ganun kaaba ang binigay sa kanyang time na paglalaro dito. Pero sa loob ng 6 minutes na kanyang binabad sa court ay umiscore na agad siya ng 5 points with 1 rebound. Samantalang ang rookie naman ng Washington Wizards na si Kyle Kispert na number 15 nitong nakarang NBA draft ay nakapaglaro ng 25 minutes at umiscore na ng 12 points, 2 rebounds at 1 assist. Naging pabor ang resulta para sa Houston Rockets na nagtapos sa score ng 125-119. Samantalang sa ikalawang laban naman ng Houston Rockets ay kinaharap na nila ang Miami Heat na number 6 sa Eastern Conference nitong nakarang season. Dito mga chong ay nagpakita na ng improvement si Jaylen Green dahil sa parehong time na nilaro niya na 28 minutes ay nakapag-produce na siya ng 20 big points, 5 rebounds at 2 assists. Makikita natin mga chong ang malaking adjustment dito ni Jaylen Green kumpara doon sa game 1 na nilaro nila. Samantala ang kanyang kapwa rookie naman na si Josh Christopher, sa parehong minutes na nilaro nito ay nagpakita ito ng consistency dahil sa loob ng 16 minutes ay umiscore na siya ng 12 points, 6 rebounds with 0 assists. Samantalang si Usman Garuba naman mga chong ay nakalaro ng 7 minutes with 1 rebound only. Workable pa naman yung magiging performance dito ni Usman Garuba mga chong dahil preseason pa lang naman ito. Pero sa ngayon sa nakikita ko ay sulit na sulit ang Houston Rockets para kay Josh Christopher mga chong dahil sa loob ng 16 minutes ay nakapag-score na agad siya ng 12 points. Consistent yan itong nakarang game 1 nila. What's up sa inyo mga chong? Bago tayo mumunta sa video ay introduce ko muna sa inyo itong 1xBet at ipapakita ko kung paano dumoble yung pera ko nang walang kahirap-hirap. Una mga chong ay pumili lang kayo dito sa mga players na ito kung sino sa tingin nyo yung pinakamagaling tumira sa kanila. Para sa akin, titingin ko si Steph Curry. Tataya lang ako ng 100 pesos. Tandaan nyo na 8 pesos ang pinakamababa at 3,000 pesos ang pinakapwede nyong malaking itaya dito. So kapag okay na yan, place a bet nyo lang. Yun, pumasok yung tira ni Curry, Steph Curry. So walang kahirap-hirap mga chong, meron na agad akong 200 pesos. So ano pa hinihintay nyo, mag-register na kayo gamit ang promo code ng TimePH at magkakaroon kayo ng chance na magkaroon ng 1 entry for ating giveaway na bagong Nike shoes. Basta i-follow nyo lang yung mechanics na nasa comment section. Yun lang at maraming salamat at back to the video. Samantalang ang 7th pick naman na si Jonathan Kuminga na nakuha ng Golden State Warriors ay kinaharap ang Portland Trail Blazers sa unang laban nito. Sa nakarang season, ang Portland ay naging number 6 sa Western Conference. Samantala ang Golden State Warriors ay pang number 9 dito nga sa Western Conference. Unlike kay Jaylen Green na nagkaroon ng mahabang playing time sa Houston Rockets mga chong, pinaglaro lamang ng 11 minutes si Jonathan Kuminga na umiscore ng 5 points with 2 rebounds.
Ito sa naging unang laban nila mga Chang marahil merong dahilan ang Golden State Warriors kung bakit hindi nila pinaglaro ng mahabang playing time itong si Jonathan Kuminga. Samantalang ang kapwa niya naman rookie dito sa Golden State Warriors na si Moses Moody nakapaglaro ng 9 minutes with 2 rebounds and 2 assists. Sa makikita natin dito kay Jonathan Kuminga mga Chang ay masasabi natin na talagang napaka-athletic din ng batang ito. Maganda yung takeaway niya sa mga unwanted steals at yung mga fake niya sa ilalim ng court. Samantalang sa ikalawang laban naman nila kontra Denver Nuggets, mga Chong, ay umiscore lamang si Jonathan Kuminga ng 3 points sa loob ng 6 minutes with 2 rebounds and 1 assist. Ayon sa naging report, mga Chong, ay nagkaroon nga ng injury itong si Jonathan Kuminga sa strained patella tendon sa kanyang right knee. At dahil dito ay kinakailangan niya ng pahinga at least for 1 week. Dahil nga dito, mga Chong, ay maagang umalis dito si Jonathan Kuminga sa kanilang preseason game kontra Denver Nuggets nitong early 4th quarter. Ito yung mga hindi natin inaasahan sa mga young players natin, yung mga unwanted injuries. Sana ay makarecover na agad si Jonathan Kuminga and get well soon. Samantalang si Isaiah Todd naman mga Chong ay nagkaroon lamang ng 13 minutes dito nga sa Washington Wizards itong nakaharap nilang Houston Rockets at hindi siya nakagawa ng magandang puntos dito. Kaya ang tanong ngayon mga Chong, kung sakali makakapaglaro na si Kai sa NBA, ay magiging maganda kaya ang performance niya kagaya ng mga naging co-teammates niya dito sa NBA G League? Well, it depends pa rin talaga mga Chong dahil hindi naman natin nakita na nakapaglaro si Kai Soto dito sa NBA G League. Kung nakapaglaro sana siya sa NBA G League kahit ng ilang mga games lamang ay iba ka ma-analyze natin yung magiging performance niya dito sa NBA G League. Kung makikita kasi natin, sila Jalen Green, Jonathan Kuminga at Isaiah Todd, napakaganda na nilaro nito sa NBA G League pero pagdating nila sa NBA ay hindi ganun kaganda ang performance na ipinapakita nila. Hindi naman talaga nakakagulat dahil NBA G League yun at NBA na ito ngayon. Mas marami ng mga talented players at mas marami ng mga professional players na naglalaro dito. Isa pa, mas malalaking pressure na yung makukuha dito ng mga young players. Especially sa mga unang araw nila kagaya nga ng mga NBA preseason na ito. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ginagawa ang NBA preseason ay para masanay yung mga players kagaya nga ng mga rookies natin na sila Jalen Green, Jonathan Kuminga at iba pang mga players nitong nakarang NBA draft. Mas magiging malaking pressure nga lang kung magsisimula na talaga yung regular season dahil dito na nga magsisimula ang mga top players ng NBA. Kaya kung para sa akin mga Chong, kung maglalaro si Kai dito sa NBA, ay baka hindi rin ganun kaganda ang kanyang magiging performance dito. Dahil hindi pa naman talaga natin alam kung ano nga ba ang kapasidad ni Kai dito nga sa loob ng court. Dahil hindi siya nakapaglaro ng NBA G League, ay wala tayong basihan kung ano ang magiging performance niya. Kaya naman mga Chong, dito sa paglaro niya sa NBL, ay maaari makitaan na natin si Kai kung paano nga ba talaga kung nakapasok na si Kai sa NBA? Kakayanan niya na nga ba yung mga pressure na ginagawa dito? Well, doon na natin malalaman mga Chong once na makapaglaro na si Kai at makaharap niya na yung mga teams dito sa NBL na mayroon talagang pang international level din kagaya ng NBA. Alalaanin niyo mga Chong na ang NBA ay kumukuha ng mga players dito sa NBL. Kaya naman makikita natin kung paano nga ba ang magiging impact nito para kay Kai. So yun mga Chong, anong masasabi nyo dito sa malalapit na paglalaro ni Kai sa NBL? Komento lamang yung palagay sa baba at ating babasahin yan at huwag nyong kakalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube, i-follow ang ating Facebook page for more basketball news and updates. See you on the next one!